Apo! Apo lang, Gordon! Apo! Ito po yung ginawa po namin. Exicom Committee. Ang chairman po namin, si Enet, the National Founder, Pete Johnson. Secretary po namin, si RMG Joy. Ito po ang sa inaasahan. Muling ibalik ang dating sigla ng samahan. Pang number two, may ayos lahat ang patakaran ng guardians. Mga patakaran natin. Number three, buuin lahat ang kapatiran na nalalamig. Marami na po tayo kapatiran kasi mula noong 2004 hanggang ngayon lang po nagkaroon ulit tayo ng ganito. Sana po, tutal, naumpisa na natin ito. Tuloy-tuloy natin ito. Kung kinakailangan, dumami tayo. Pakami pa natin yung gusto. Para lalo tayong tanga, matibay. Ito yung number ko. Umanap ng magaling at may katangian mga leader. Yung mga alam natin na medyo talagang alam mo na susundin ang tao, yun ang dapat natin hanapin. Yung medyo police tulad si Attorney. Attorney P. Chanson. Attorney. Sa pagtakatan. Si Ander. Si Press. Yan. Nakakatakot yan. Kaya nasa sitio yan. Ito yung number 5. Matupad ang lahat ng kautusan at alituntunin ng at doktrina ng ating napag-aralan sa guardians. Number 6, may saayos ang mga patakaran sa pagsapi sa guardians. Number 7, ibalik ang tamang layunin ng guardians. Ito po yung inaasahan. At ito naman po yung magagawa. Matutong tumanggap sa kamalian. Kasi marami po tayong mga kapatiran na mali na ayaw niya pong tanggapin. Humarap sa mga responsibilidad na nakakataas sa ating mga kabalikat bilang opisyal. Sumunod sa mga meeting ng guardians. Kasi po yung iba, pagsabihan po natin, alas po ulit-ulit na tayo. Hindi sila umaatin. Diba? Dapat pag may meeting yung guardians, para lalong tumibay, sumunod po tayo kasi guardians po tayo. Nasa balikat po natin yan. Pagka po tayo nagkaroon ng opportunity, katulad po ng ID natin, magkakaroon tayo. Magkaroon tayo ng t-shirt. Diba? Sila wala. Saka sila ngayon magtatangko sa atin. At sabihin nila sa atin, bro, contest niyo naman kami ha, bakit kayo lang meron? Ipinagsabihan namin kayo eh. Kinumpigan namin kayo, hindi kayo umatin. Alam ka naman meron kayo. Diba? Yung mga bro, tama ba yun o hindi? Oo, well, tama yun, diba? Ito po yung number 4. Tuluyang i-wagrit ang anumang tampo. Dalit, inggit, silos sa ating kapatiran. Kasi tama nga yung sinasabi ng bro na nagpakilala siya sa kabila, na guardian siya, in-stop siya. So baka sinabi mo, sino ba yung founders mo? Baka nagkanon, di ba? O sino ba yung supremo mo? Ayaw niya sa supremo mo, kaya siguro in-stop ka. Di ba? Dinakilala po ano siya. At then number 6, matutong gumalang at sumunod sa mga alituntunin ng guardians. Igalang natin yung mga alituntunin ng guardians. Ito yung number 7. Sundin ang lahat ng layunin ng gobyerno at suportahan. Kung ano man yung ano man gobyerno, yung layunin nila, suporta tayo. Dahil guardians tayo. Patulad ng pinatawag tayo ni Gloria, mga pagkakaroon yung dati sa presidente, Kalakanyan, di ba? Sabi ni Gloria, oh, mga bro, huwag niyo akong kalabanin dahil sa akin kayo.
angkat tali ito po, hindi namin kayo mababayaan. Yun na po, maraming maraming salamat po at magandang hapon. Salamat po. Ngayon, nai-lay natin no, yung ating mga inaasahan. Una nga sa amin, inaasahan natin may malawak na kalaman. So, pinipilit po natin na magkaroon ng malawak na kaalaman ng bawat kastapi. Magkaroon, inaasahan natin ang disiplina. Disiplina sa loob ng bulwagang ito na napakahalaga. Dahil, lalo po, yung mga speaker po natin ay mga semi-professional. Yung mga professional tayong speaker na yun, yung mga speaker tayo na may malalim na kaalaman sa paksa natin mga kaalaman ito. Kaalaman sa guardians, maganda yan. At yan po ay nasa number 4 na topic natin. Tatalakayin po natin pagbabago sa sarili. Hindi po natin mababago ang ating kilusan. Kung ang ating sarili ay hindi natin mababago. So, kumbaga, simulan natin ang ating pagbabago sa ating sarili. Kumilos tayo ang ayon sa ating sinumpaan bilang isang guardian. At maging huwaran tayo ng kapwa natin sa loob ng lipunan at yung ginagalawan. Dahil minsan, alam niyo po, ako po ay na-invita sa ating Pasay City Jail. Nagkaroon ng konting outreach doon. Pagdating ko doon sa loob, naku, ang daming mga kabro namin na may mga tatak, no? Karga sila. So, tinatanong ko sila, ano ba kaso nyo? Ano ba, ba't kayo narito? Init-init nito, ba't kayo narito? Sabi na, napasama lang bro sa rape, sa Agaw Quintas, pag nanakaw, no? Pag sisihon ng solvent. So, hindi ito isang tagawain, no? Isang guardians, no? So, nakakapagsakit na ng damdami na maikita mong kapatid mo na nasa loob ng kulungan, no? So, aking napagtanto ng mga nagdaang panahon na mayroong isang tao na kumilos upang ang lahat ay makargahan. Kaya nga kami gumawa ng ating mga batas para pagpasok ng isang guardian o pagpasok sa atin ay meron siyang tinatawag na background investigation. No, hindi yung basta na lang tayo magkarga na magkarga ang ating mga kasamahan. Pagpakilala, branding, no? Pagkakakilala. Maganda yan, branding. May programa na po tayo dyan. Pagpupulong, ginagawa na po namin ang pagpupulong sa ika-uling linggo ng buwan. Sorry, no? Last Sunday of the month. Meron na tayong ginagawa ang pagpupulong. So, may mga advisory po tayo. Mamaya, tatalakayin po natin yan. Masunod ang bylaws, ibalik ang sigla ng samahan, at magkaroon ng isang leader na tinit na lahat tayong tao nagkakamali na data pa pero dapat meron tayong pagtanggap ng ating kamalian. Pagtulungan ang ating magagawa, supuin ang mapagsamantala sa bawat katawag tatalima tayo, matutong tumanggap ng mali. Ito yung pinaka the best eh. Kaya sabi nga natin, know yourself first, no, bago pa kumuna. At ito isang layon din ng moral value formation na makilala natin yung ating sarili kung nasa na po tayo. Tuluyan huwag rin na sa mga nilog gumalaw sa mga batas ng guidance. Aside from that, no, kailangan sa ating inaasahan, meron tayong tatlong key sa ating sarili. No? Tatlong 3T. Ano mo ba itong tatlong key na ating dapat na meron tayo sa ating sarili? Na isang napakahalagang bagay na inaasahan natin na magkaroon tayo sa sarili natin at magagawa natin. Ano po yung tatlong T? Ang unang T ay meron tayo time. May oras tayo. Lahat tayo ay pamilya ng tao. Lahat tayo ay may kanya-kanyang ginagawa. At lahat tayo ay merong kanya-kanyang responsibilidad. Dumating ako sa punto na naging kasapi tayo ng guardians. Nabigyan na dagdagan ng oras ang ating obligasyon. So yung obligasyon na to, imbis na tayo ay pumunta sa isang bagay na hindi naman kanalis-nais, no? Yung magsabo, magsugal, uminom, kung may patawag ang kanya, dumalo tayo. Alis muna tayo doon. Dito tayo dito. Yung oras na yun. Isang oras na mahalaga, isang oras na dapat
mabigyan natin ito ng kahalagahan. Pangalawa, anong pangalawang things? No? Lahat tayo ay ginawa ng Diyos. Inita tayo ng Diyos na may iba't ibang talento o talent. No? At yung talent na yan, yan ang dapat natin ibigay. Ito na yung pagkakataon na binigyan ka ng Panginoon na yung talent na binigay sa iyo ay mapagyaman mo at maitulong mo sa iyong mga kasama, kapatiran. No? Wala ka naman oras, wala, may talent ka naman, hindi mo naman ginagawa. Okay. Ano na yan, di ba? Kasi pagdating natin doon, ang mag-judge sa atin ay si Jesus, no? Si Kristo, ang ating Panginoon. Anong ginawa mo sa ibabaw ng lupa nung ikaw ay binigyan pa ng pagkakataong mabuhay? So, yung talent, hindi mo ginawa. Siyempre,